chip, meron siyang minus 15 dB. So, minus 15. So, mahina yung tunog. Ano i-coconnect yung DI box o direct injection or direct insertion. I-coconnect ko ito sa ating sound system. So guys, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, so please don't forget to subscribe GMLG and click the notification bell para ma-notify kayo sa aking bagong video. Guys, ito po ating passive DI box radial. So ito yung input ng gitara, ito po yung out patungo sa guitar amp, so ito po yung out patungong console mixer natin, so ito po yung pad minus 15 dB or 15 decibels, so ito po yung ground pin. So, left ground, pin 1. Ito ang passive. So, ito yung active. Ito po yung active. So, kailangan po natin siyang, mayroon siyang battery power. Mayroon siyang 9 volts battery. So, guys, input ng gitara. Input ng gitara, link patungong guitar amp. So ito po yung output patungo ng console mixer. So kung battery lang ang gagamitin guys, ito ang ipindutin natin. So working na po siya yung battery. Guys, ito po yung passive ang ating una pong i-set up sa ating PA system. So ito po ating i-set up po, ito yung passive at isusunod ko po ito yung active DI box. Isusunod ko po ito. So, active DI box Behringer, Ultra DI Behringer. Ito radial. Guys, ito po yung wire ng gitara. Input po natin ito sa DI box. Input. So, ito guys, out para sa guitar amp. So ito. So ito pong amplifier. Input po natin ito guys. Saka yung out patungong mixer console. Ito, XLR. XLR male. Input natin sa console mixer channel 12. Sa gitara po itong tumutunog, yung guitar amp po ito, wala pa po itong pumasok sa PA system natin. Guys, kadalasan ko pong sasabihin yung mga gitarista na iangat po yung volume nyo, ganito, angat lang po at mag-strum ng strum lang po. Ayan, sa hindi ko po iangat yung volume ko sa console, dapat naka
strum na po sila. Kasi mag-gain staging po ako. So, kailangan ko po yung mag-gain staging. So, mag-strum lang po ng strum na yung mga gitarista para makita ko saan yung level yung PFL played indicator. So, ayan guys, hindi ko po yung iangat yung volume ng guitar. So, ginagawa ko po yung gain staging. So, ito po yung gain staging ko. Dapat papunta yung played indicator sa 0. So, yan, 0 or plus 3. Yan, angat. Strum ng strum yung gitarista guys. Yan, yan ang signal. So, pagkatapos yan guys, iangat ko po yung volume ng guitar. So, pag naabot na yung 0 dB, so sila na yung mag-adjust sila pag malakasan na po sila. Sila yung mag-adjust. Adjust ko po yung guitar. Ito pull. I-pull ko yung guitar. So, kung malakasan po yung gitarista, sila na po yung mag-adjust sa ilang gitara. Basta naka 0 dB na po ito dito. 0 dB at saka naka gain staging po ako. Guys, pumapasok na po yung gitara sa PA system. Bawasan ko po yung volume ng guitar. Yan, gain staging, yan. Hindi siya umabot ng red. Dapat mag-gain staging ka. Yan, 0 or plus 3. Angat mo yung volume. Take note guys, so wala pa po akong gumagamit ng phantom power kasi yung passive DI box hindi na siya kailangan ng phantom power. So ito yung phantom power. Ito guys, tinanggalan na po namin na yung post button kasi para hindi siya ma-accidentally ma-post. So naka-opa po yung guitar arm. So i-on po natin guys. So ito na. Passive DI box. Guys, pag PA system lang ang gamit mo, ya, meron kang gig na merong acoustic, merong band, acoustic band. So pwede na itong yung DI box at saka PA system mo. So pwede na wala ng guitar amp. So tumutunog pa rin yung DI box, walang guitar amp. Pwede na po yung walang guitar amp po guys. So ito po yun, tinatanggalin ko po yung wire. So guitar na po ito, guitar at saka DI box and PA system mo. Bakit po natin ginagamitan ng DI box po yung, for example, merong acoustic band or merong mga banda. So gagamitin natin ang DI box para kasi less humming, less noise. For example, malayuan na yung setup mo, nasa stage yung banda niya, ginamitan mo yung snake cable. So dapat ginamitan mo yung DI box. So DI box is unbalanced to balanced signal.
So ito po yung unbalance po dito guys, yung PL at yung lumalabas na out, balance na po ito patungong console mixer. So guys, ito po yung wire ng guitar. So gidirect po ito yung wire po dito sa mixer console. Ito po yung unbalanced signal. Ito po yun guys. Pag malayuan na po ito yung setup mo, like gumamit ka ng snake cable, like 30 meters, 40 meters. So meron siyang noise, malakas yung noise guys. So dapat ginamitan natin ang DI box. So ito po yung direct, walang DI box. So hindi ko po ginamitan ng DI box. Direct ko po ito. So ito guys, ito po yung unbalanced signal. Pag malayuan na po yung setup mo eh, like ganito 30 meters, meron pa rin siyang malakas na noise or humming sa speaker out mo. So dapat ginamitan natin ang DI box para balance ang signal po guys, at less noise, less noise at less humming. So guys, tapos na po ako mag-setup ng passive DI box. Ito po yung passive. So ang isusunod ko po yung setup, ito yung active DI box. So ito po yung active guys, meron siyang battery 9 volt. So i-setup po natin ito. Ito po yung active. Correction, sorry, correction, ito po yung passive. So ito po yung active guys. Ito po input ng guitar. Out na po ito sa amplifier, guitar amplifier. Out. So input po ito, input guitar amp. So ito patungong console mixer. So balance na po yung lumalabas. XLR. Ayan po. Yung active. So amplifier pa po yung tumutunog. Wala pa po siyang pumapasok sa mixer console natin or sa PA system. Kasi hindi ko po yung na-on po yung battery signal. Meron siyang lead indicator. So, working dito. Meron na signal. Meron signal. So i-off po natin 'to yung guitar arm kasi pakinggan po natin yung nasa speaker out ng console mixer. So ayan guys, meron na signal. Pumapasok na po yung signal ng guitar. So katulad pa rin ang sinasabi ko kanina sa passive, sinabihan mo yung guitar player or acoustic band player na strum ka ng strum at iangat mo yung volume mo kasi mag gain staging pa po ako. So i-gain staging ko po itong gain. Pupuntang palakasin mo yung guitar mo guys. Ano, sabihin mo yung guitar gitarista, palitasin mo po yun, iangat mo yung volume mo, itodo mo yung volume mo. Yan, yan, yan po, nasa 0 or plus 3 po. So iangat ko po yung volume ng gitara. So wala pa po akong gumagamit ng phantom powers. Hindi ko po yung ginagamitan yung phantom power.
So ito na po yung active DI box. Ito po yung active DI box. So battery operated pa po ito. So battery operated pa po yung DI box. Yan, battery operated pa po ito guys. So try po natin yung pindutin yung Phantom Power 48 volts. Ito guys, Phantom Power, tinanggalan po namin yung bottom guys para hindi po siya ma-accidentally ma-pindot yung post button. So yan, naka-on na po yung Phantom Power. So ito at yung battery, automatic na po sa iyo mag-cut off yung battery sa active DI box. Blink blink lang po tayo, ganyan na yung lead. Ngayon naka-steady na po kasi naka-phantom power na po siya galing ng mixer console. At yung battery operated, automatic na po siya yung mag-cut off kasi ginamitan ko po yung phantom power. Yan, naka-phantom power na po ito guys. So again, staging. Angat lang po yung volume ng gitara. Yan, naka-gain staging na po ako guys. So angat po natin yung volume dito sa console. So ito na. Kinabita ng Phantom Power. So guys, naka Phantom Power na po yung DI box Behringer. Ito po, Behringer DI box, naka Phantom Power. Ayan guys, i-off po natin yung Phantom Power. Ito yun, off. Off na po yun guys. So automatic po yung battery. Yan, automatic po yung battery. Pumapalit yung battery. Yan, battery operated na po yun guys. So dito yung battery 9 volts. So balik po natin yung Phantom Power on. Phantom Power on. Yan, Phantom Power. At ibalik po natin yung Phantom Power. Steady lang yung camera. Balik po natin yung off guys. Yan, naka Phantom Power, naka battery power na po ito. Battery operated. Yan ang active DI box ng Behringer. So guys, take note po guys, kung isa lang po yung Phantom Power ng mixer console nyo, mayroong kayong mga microphones, ginagamit ito sa XLR, so dapat ginamitan nyo na lang yung battery operated kasi pag naka Phantom Power ka, yung microphone mo, yung hindi original or generic lang, yan po, sila po yung maapektahan sa Phantom Power kung mapasok po yung 48 volt sa, for example, yung wireless mong hindi original, yan pumapasok. Pero hindi naman siya madali masira, pero masisira pa rin kapag dinalasan mo pa rin gumagamit ng Phantom Power kasi pumapasok sa wireless receiver. Kung original po yung wireless receiver nyo, like Shure, Sennheiser, so meron po siyang automatic cut off sa Phantom Power. So kung wala kayong mga original, so kung mag Phantom Power kayo, dapat
wag na lang kayong gumagamit ng phantom power. Dapat ang gagamitin nyo yung battery na lang sa DI box. Yan guys. So ito po yun guys, phantom power. Isa lang po yung phantom power para sa lahat ng XLR. Ayan guys, kung meron kayong microphone isinasaksak dito, hindi po siya original, like generic lang po. So yan, maapektahan po siya ng phantom power. So yan guys. So dapat gumamit na lang kayo ng battery sa ng DI box kapag isa lang yung phantom power mo. So di gaya nito guys, yung phantom power individual, channel 1, channel 2, 3. Yan yung phantom power. Yan ang naka-advantage yung Yamaha na individual na phantom power. So guys, so ito po yung out ng DI box patong console mixer ng Soundcraft. So ilipat po natin dito sa Yamaha. Yamaha MGP16X individual phantom power. Saksak po natin ito sa channel 1. Saan ba yung channel 1? Dito na, channel 1 guys. Yan. So ayan guys, pumapasig na po yung signal ng ating gitara. So yan nga, na po natin volume. Sabi ko na gain staging. So ito yung gain staging, tingnan yung label ito. So ito yan, 0 dB or 0 decibels. So ayan, so angat ko po yung volume. So ito na lumalabas. Operated pa po ito yung DI box. Hindi ko pa siya ginagamitan ng phantom power. So guys, try po natin yung phantom power 48 volts. So on po natin to guys. Ayan, nakapantong power. Yung active DI box, automatic pa rin, battery operated, nag-cut off. So, nakapantong power po yung channel 1. Yung iba, wala pang nakapantong power. Tunog po po ito guys, ito yung mixer console, yung PA system natin, wala pa nakatunog yung guitar amp. So patugtugin ko po yung guitar amp at saka yung PA system. So tumutunog na po yung guitar amplifier, dalawa nang tumutunog. Guys, yan po ang naka-advantage po yung individual na phantom power. Maliban itong Soundcraft, isa lang yung phantom power. So, pag ganitong ginagamitan mo yung phantom power, for example, mag-phantom ka ng channel 1. So, ito, phantom power ka ng channel 1. Pero, so, meron kang mga microphone na generics lang, hindi original.
So hindi siya maapektuhan kasi wala siya naka-on yung phantom power dito. So dito lang ang naka-phantom power ng channel 1. So yan po guys. So guys, ito po yung nakapag-advantage kung meron tayong baon ito sa ating PA system. So meron pong mga ibang gitarista na magdala pa rin ito ng DI box kasi alam na nila na magandang source to para sa kanila yung DI box kasi unbalanced to, balance po yung source po nila. So maganda po, halimbawa meron po kayong gig na sa PA system nyo, meron kayong gig na mataas yung ginagamitan yung snake cable at hindi nyo alam na meron palang acoustic band. So ito na ang solusyon nyo, ginagamitan nyo ng DI box para maganda ang source ng gitara. So ito guys. So guys, ito po yung DI box, passive at saka active. So active good for passive like acoustic guitars or electric guitars na walang gadget. So ito po yun guys, ang gamitin ng active. So passive like keyboard or piano or organ or electric guitars na may gadget. So or controller. So ito po yung ginagamitan po yung DI box na passive. So sana po makatulong po yung video ko po sa inyo guys. So please don't forget to subscribe to my YouTube channel GemLG and click the notification bell para notify kayo sa aking mga bagong video. So salamat po guys and God bless us all.